Hey guys, welcome with another YouTube video. Ang episode natin ngayon magpo-fall sa talk. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung testimony ko from the very first episode na video na ating in-upload yesterday, February 4. God already revealed himself. Kasi yung video na in-upload natin lately, hindi talaga siya madali na buo. Yun, ang daming tests, ang daming trials na nag-battle sa isip ko. And yun, nung pagka-post na pagka-post, we are acknowledged ng someone na gumawa nitong haircut natin ngayon. Supremo Barber. So yung may-ari ay binigyan tayo ng pribilehiyo na i-represent yung kanilang barber, Supremo Barber itself. I-represent natin, gumawa tayo ng video nung kabuuan ng Supremo na yun. At it's a great privilege para sa akin, you know, na ngayon, kaka-start lang natin ngayon, pero meron agad tayong gantong project. And it's all because of God, you know. And sobrang hirap nga nung mga pinagdaan na contests. May duman, nahiya ako, bad trip. Hindi pa rin talaga nakawala, hiya. Alam niyo, tinray ko na magpatuloy. Pero, hindi kaya na mukha ako. Kasi sobrang hirap ng mga pinagdaan na contests. Kitang-kita naman sa mukha natin kasi mukha na talaga tayong ano, dami nating tinigyawa tayo ng solid. Alam niyo yun? Pero, ayun, gusto ko siyang i-testify sa inyo yung testimony na naranasan ko sa paggawa ng video natin. Na, yung, alam niyo, kasi kakasimula pa lang natin eh. Hindi tayo nag-expect ng something big. And yet, kaya gusto kong i-share sa inyo ngayon kung paano gumawa yung Panginoon sa pinakaunang-una pa lang ng video ng journey natin sa vlog. Bro, you sure about that, bro? You wanna share that, bro? Oh naman, bakit? Millennials don't wanna hear such messages, bro. Your subscribers might, your views might, your dislikes might. Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi people's approval ang ating kailangan. Because you know, God's word will not adjust para sa atin. God's word will not adjust para sa panahon. God's word is eternal. And ngayon, kung you, watcher, if you don't want godly messages and stuff, you can drag this down and don't watch it and ignore it, you know? But God is telling you right now, it's not an accident na ito, pinapanood mo ako ngayon, hanggang ngayon. And dito aksidente na napindot mo to, na pinapanood mo to. God wants you to hear His workings. And hindi gusto ng Panginoon na ma-destroy tayo dahil sa kukulangan natin sa knowledge sa Kanya. Gusto niya na mag-prosper tayo at makilala natin siya at makasama natin siya ng pangwalang hanggan. Kaya, you know, stay and watch. And listen, of course, listen to God. Because it is not I who's speaking, it is God Himself. So yan, we're in for a quick intro. Yan, talk. Going back, simulan natin ang testimony sa in the making ng first vlog natin. Siyempre, ipopost mo yun sa social media. And social media is full of criticisms, judgments, etc. na lalo na sa akin na hindi talaga ako showy and everything. Mahirap talaga yun para sa akin. Pero yung passion na inanaig na i-share yung pangalan ng Panginoon. Kaya by God's grace, na-overcome natin yun. Pero hindi pa doon nagtatapos lahat. Alam niyo yun? Kasi may program yung church na yung sumabay. 10 nights of prayer siya. So 10 nights of prayer, i-dedicate natin yun sa Panginoon. Mag-attend tayo dun sa services na yun. Pero may bumubulong sa akin. Ito yung si Bulong. Alam niyo yan, si Bulong. Bumubulong siya, sabi niya. Ilaan mo na yan sa vlogging, you know, editing. Ang pangalan naman niya yung share mo eh, you know. Siya din naman yung ipapraise, iaangat mo dyan. Pero, alam niyo yan, ang naging absent ko lang ay isa. 10 days yun. And yung isa na yun, yung reason, pagod na talaga ako. Natulog na talaga ako nun. Pero by God's grace, yun ang nga sinasabi natin. By God's grace, na-overcome natin. Yung pinatay natin yung bumubulong na yun. Tama naman ang sinasabi, di ba? Tama naman sinasabi. Yung Panginoon din na share natin dun. Pero kung titingnan natin mabuti, kung wala kang
nourishment sa sarili mo, kundi mo i-feed yung spiritual mo, paano ka magiging blessing sa iba? Diba? So, by God's grace, nagkaroon tayo ng ganong judgment, perception, and discernment sa bagay na yun. Kaya, itong privilege na to, sinashare ko lang sa inyo kasi God's promises are true. When you seek Him first, lahat ng mga bagay na gugustuhin mo, pagkakalob niya talaga sa'yo. And pagka sinunod mo siya, inuna mo siya, you will never be the tail. Kasi hindi ka talaga mapapag-iwanan. Mag-e-excel ka talaga dahil siya yung gagabay sa'yo, siya yung magbibigay sa'yo ng skill, ng talent, ng everything na kailangan mo na para magawa yung isang bagay. Kaya ang quick talk lang natin ngayon ay seek God first and His kingdom, and all these things will be added unto you. So yan. Yeah.